si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, heavy rainfall warning itinaas sa ilang bahagi ng bansa. Water level sa Lamesa Dam binabantayan. Ilang kalsada isasara para sa 2024 bar exams. PBBM dinepensahan na walang human rights violation ng operasyon ng PNP sa KOJC. Sheila Go inaming hindi niya kapatid si dismissed Mayor Alice Go. Pagtakas ng magkakapatid sa bansa, idinetalye sa Senado. DOTR itinakda na sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa tollway. Paralympians Gawilan at Bantilok, flag bearer sa opening ng 2024 Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nakataas ang heavy rainfall warning sa ilang panig ng bansa ngayong araw dahil sa nararanasang matinding pag-ulan na dulot ng nagpapatuloy na habagat. Kaugnay nito, nasa ilalim ng yellow warning level ang mga lugar ng Zambales, Bataan at Metro Manila kung saan asahan ang pagbaha dulot ng malakas na buhos ng ulan. Asahan rin ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at rehiyon ng Calabarzon. Samantala, tinututukan rin ang lagay ng Lamesa Dam kung saan naobserbahan nitong umaga na umapaw sa 80.20 meters ang water level nito. Pinapayuhan naman ang mga residente malapit sa dam na manatiling alerto sa pagtaas ng tubig, higit lalo sa Tulyahan River. Samantala, muling naglabas ng babala ang Department of Health o DOH bukol sa leptospirosis kaugnay ng mga pagbaha dulot ng sama ng panahon. Saad nito, hindi lamang sa ihi ng daga nagmumula ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Kung kaya't hinihikayat ng kagawaran ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran dahil ito umano ang pangunahing sandata upang maiwasan ang sakit na dulot ng bakteriyang ito. Dagdag pa ng DOH, maging updated at alamin ang iba pang impormasyong dapat tandaan upang matiyak ang proteksyon ng pamilya laban sa leptospirosis. Sa pamamagitan ng Rich Health Project ng U.S. Agency for International Development o USAID, pinaigting ng Department of Health o DOH ang suporta nito sa pagtataguyod para sa mga Pilipinong naninirahan sa disadvantaged areas na magkaroon ng akses sa mga dekalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Ang nasabing aktibidad ay nagpaparangal sa kooperasyon ng mga civil society organization, health movers, ahensya ng gobyerno at pribadong sektor sa pagpapabuti ng newborn morbidity at mortality ng bansa, pagpapababa ng rate ng pagbubuntis ng mga kabataan, pagpapataas ng access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, at pagbabawas ng hindi natutugunan na mga pangangailangan para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang pagsasara ng ilang kalsada at pagpapatupad ng traffic rerouting sa paligid ng San Beda University para sa nalalapit na 2024 bar examination sa susunod na buwan. Ayon sa Manila Public Information Office, isasara ang kalsada sa Mendiola at Concepcion Aguila Street sa mga sumusunod na araw na nakatala sa inyong TV screen mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Kaya naman pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Nasa kabuuang 12,246 na ang nagparehistro at inaasahang sasabak para sa bar exams ngayong taon. Sa
sa lagay ng panahon, isang nakakamanghang celestial event ang naganap ngayong araw na tinatawag na Parade of Planets, kung saan nakahanay ang anim na planeta malapit sa isang bahagi ng araw sa parehong oras. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang sa mga planetang ito ay ang Mercury, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune at Saturn. Ang planetary alignment na ito ay nasaksihan nito madaling araw sa iba't ibang panig ng mundo. Ito na ang pinakahuling planetary alignment na magaganap ngayong taon, habang may tatlong Parade of Planets pa ang aabangan sa susunod na taon. Susunod sa News Force. PBBM, pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng media organizations. Mahigit 500,000 litro ng langis na kolekta mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Bataan. PBBM, dinipensahan na walang human rights violation ng OPS ng PNP sa KOJC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinagsahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala umanong violation of human rights ang nalabag sa operasyon ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Ginagawa lamang umano ng kapulisan na maging ligtas ang nasabing lugar. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging patuloy na operasyon ng Philippine National Police sa Davao City. Kaugnay ito ng pagtugis ng PNP kay Pastor Apollo Quiboloy sa pinaghihinalaang tinataguan nito sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound. Ayon kay Pangulong Marcos, walang nilabag na human rights violation ang mga kapulisan sa pagsisilbi nito ng arrest warrant sa lugar. Ipinaliwanag din niya na sa sobrang lawak ng 30-hectare compound na ito ay hindi sasapat ang isang dosenang kapulisan. Kaya naman napakaraming personnel umano ang nararapat na i-deploy. Kinwestiyon din ng Pangulo kung bakit dinadamay ni Quiboloy ang mga inosenteng tao na miyembro ng KOJC para gawin niyang proteksyon. Si Quiboloy ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking, child at sexual abuse at iba pa. Samantala ay pinag-utos naman ng Davao Regional Trial Court na tanggalin ng PNP ang mga barikada nito sa KOJC compound. Susunod naman umano ang PNP dito, ngunit ipagpapatuloy pa rin ang pagsisilbi ng arrest warrant kay Quiboloy at iba pang kasama niyang mga akusado. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa kahapon ni 27 ng Agosto ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal mula sa mga media group na siyang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang balitang hatid ni Danny Salopez. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng Kapisanan ng mga Broadcaster na Pilipinas o KBP, National Press Club of the Philippines, Malacanang Press Corps, Malacanang Cameramen Association at Presidential Photojournalists Association. Ang KBP ay samahan ng mga istasyon ng radyo o telebisyon sa bansa, samantala ang NPC naman ay samahan ng mga individual na mamamahayag mula sa radyo, TV at print. Ang Malacanang Press Corps ay binubuo ng mga mamamahayag na regular na gumagawa ng balita para kay Pangulong Marcos Jr. Sabay-sabay na ginawa sa Malacanang Palace ang panunumpa ng iba't ibang organisasyon na kumakatawan sa mabuti, patas at may kredibilidad na pamamahayag sa bansa.
Nanumpa sa tungkulin ang mga opisyal at direktor ng KBP sa pangunguna ng kanilang chairman na si Ruperto Nicdao Jr. at President Noel Galvez, kasama rin ang mga direktor ng KBP Standards Authority. Isa naman sa mga direktor ng nasabing samahan ang Vice President for Operations ng One Media Network at National Press Club member Lorlene Velarde. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga nanumpa sa larangan ng pamamahayag kung saan hinikayat niyang ipagpatuloy nito ang pagpapanatili ng tapat, totoo at propesyonalismo sa paghahatid ng impormasyon. I urge you to remain at the forefront of our efforts in helping our people distinguish truth from misinformation, disinformation, and malinformation. Binigyan din ni Marcos na ang pahayag ng bawat mamamahayag ay nakabatay sa masusing pagsasaliksik para matiyak ang kredibilidad at lehitimo ng impormasyon, kung saan tiwala rin ng Pangulo na magagamit nito ang iba't ibang platforma ngayon sa pagpapalakas ng tinig ng mga nasa laylayan. I trust that you will also make the most of your platforms by amplifying the voices of the marginalized so that they too can take part in the building of our nation. Tiniyak din ni Marcos na sa ilalim ng kanyang administrasyon sa Bagong Pilipinas ay walang lugar ang karasan sa media. Naniniwala rin ito na ang ugnayan sa pagitan ng media at gobyerno ay kritikal sa pag-unlad ng bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, nagkasundo ang Australia at Pilipinas na magkatuwang na palakasin ang cybersecurity ng parehong bansa, pati na rin ang pagsisigurado ng epektibong mga teknolohiyang pangseguridad. Para sa detalye narito si Francis Riudike. Pagpapatatag ng cybersecurity ng bansa, ito ang isa sa napag-usapan sa isang pagpupulong kasama ang mga opisyal mula Australia at ng Defense Department ng Pilipinas. Nagkasundo ang dalawang panig na siguraduhing matatag ang cybersecurity ng dalawang bansa. Pinamunuan ng nasabing pagpupulong nina Australian Ambassador Brendan Dowling at Defense Department Undersecretary Angelito De Leon. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagtitiyak ng epektibo at napapanahong cybersecurity. Kaya naman magkasama umanong tutukuyin ng dalawang bansa ang mga paraan upang maiwasan ang mga cyber threats. Sa panig naman ng DND, pinahayag ng ahensya ang kanilang plano na buksan o i-activate ang cyber command ng AFP. Ito ay para magkaroon ng mas epektibong estado ang bansa pagdating sa cyber defense. Pagbabahagi naman ng Embahada ng Australia, mahalaga ang whole nation strategy para dito. Kaya naman iminumungkahin nito na isama ang pribadong sektor para paigtingin ang cybersecurity. Matatanda ang kabi-kabilang insidente ng pang-hack sa mga website at social media ng maraming mga ahensya ng gobyerno ang naitala ngayong taon. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagpalipat-lipat sa maliit at malaking bangka. Ito ang idinetalya ni Sheila Guo ukol sa pagtakas nila ni Dismissed Mayor Alice Guo kasama ang isa pang kapatid na si Wesley. Inamin din ni Sheila na hindi niya biological sister si Alice Guo at hindi totoo ang nakalagay na ina sa kanilang birth certificate. Kinumpirma din niya na bukod sa Philippine passport ay mayroon itong Chinese passport na galing sa itinuturing niyang ama. Itinanggi naman ni Sheila na may kinalaman siya sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 500,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa baybayin ng Bataan. Sa pinakahuling ulat ng sitwasyon nitong kamakailan lang, isinaad ng PCG na nasa higit 570,000 litro ng oily waste ang nakolekta mula 19 hanggang 27 ng Agosto. Sa ngayon, umabot na sa 13,500
274 liters kada oras ang daloy ng oily waste. Ayon sa PCG, bago lumubog ang tanker, tinatayang nasa 1.4 milyong litro ng langis ang dala nito. Susunod sa News Force. Manila, tiniyak ang kahandaan sa banta ng mpox at dengue. Seguridad ng Manileño tinututukan. DOTR, itinakda na sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa tollway. PNPACG, nagbabala laban sa invoice fraud. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na inusog na nito sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa mga toll expressway. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ang pagpapaliban dito ay para sa pagpapabuti ng operasyon at para mas paghandaan pa ng publiko. Dahil sa ilalim ng bagong panuntunan ay papatawan na ng multa ang sinumang walang sapat na load sa kanilang RFID. Mag-ingat kontra invoice fraud. Yan ang abiso ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG sa publiko dahil sa pagpapalaganap ng modus na ito sa mga business owner o organisasyon. Makibalita kay Danisa Lopez. Binalaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG ang publiko sa isa na namang uri ng panluloko na tinatawag na invoice fraud. Paliwanag ng PNPACG, nangyayari ito kung saan nagpapanggap na isang lehitimong supplier o nagbebenta ang isang nanggagancho para padalhan ng peck and payment request ang biktima. Kaya't pagbabahagi ng ahensya, palagi ang beripikahing mabuti ang detalye ng pagpapadalhan, lalo pat kung mayroong bigla ang pagbabago sa account number nito. Dagdag pa ng PNPACG, dapat natiyakin din ang komunikasyon sa pagitan ng mamimili at ng nagbebenta kung saan dapat nasuriing mabuti ng mamimili kung tugma ang laman ng invoice sa purchase order. Nananatili naman ang paalala ng ahensya sa publiko na huwag agarang magtiwala sa online at maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, bunsod ng banta sa kalusugan ng sakit na mpox at dengue sa Metro Manila, tiniyak ni Manila City Mayor Hany Lacuna na handa ang lungsod na tugunan at labanan ang mga sakit na ito. Samantala, tiniyak din niyang pinaiigting din ng lokal na pamahalaan ang pagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan sa Kamaynilaan. Tunghayan ang aking ulat. Sa kamakailang datos ng Department of Health o DOH na karagdagang kaso ng mpox sa Metro Manila, tiniyak ng lungsod ng Maynila na handa ito laban sa sakit. Ang pahayag na ito ay mula sa naganap na makra balitaan nitong Martes, 27 ng Agosto sa Harbor View, Ermita, Manila. Paglilinaw ng alkalde, hindi umano matuntun kung ang mga naitalang kaso ay mula sa Quezon City o sa Maynila dahil anya sila ay nasa pagitan ng boundary ng dalawang lungsod. Kaya't isa ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga tinututukang aksyon ng lokal na pamahalaan upang maging handa ang mga ospital, mga health worker, maging ang publiko kung paano maiiwasan ang sakit na ito. Samantala, tiniyak naman ni Manila City Mayor Maria Sheila Hany Lacuna na handa ang 6 na ospital ng Maynila, maging ang mga infectious institutes nito. 6 po nating ospital ay lagi pong nakabukas yan kasi infectious po yan eh. Lahat po ng ating mga ospital may infectious unit naman po eh. So po pwede po yan sa kahit anong ospital natin. Pero normally po, pagkaganyan po, pinapadala po yan sa talagang infectious institute po, which is San Lazaro tsaka RITM. Pero kaya po natin i-manage.
Sa kabilang banda, natalakay din ang kaso ng dengue, na bagamat mas tumaas ang bilang kaysa sa mga nakaraang taon, ay kaya naman umano itong mapamahalaan ng lungsod. Sa katunayan, patuloy ang pagsasagawa ng mga kawaninang lungsod ng programa hinggil sa dengue awareness, maging ang misting sa mga paaralan at barangay. Kasabay nito ay nagbitiw rin ang pahayag ng alkalde ukol sa kamakailang insidente ng pagkamatay ng isang empleyado ng Departamento ng Sound Technical ng City Hall. Anya, hindi umano titigil ang puwersa ng lungsod hanggat hindi nahanap ang salarin. Hanggat maaari anya, ay kinakailangang masolusyonan agad ito sa lalong madaling panahon. Ito ay para matiyak ang kapayapaan at kaayusan ng lungsod, gayon din ang maibigay ang hustisya sa pamilya ng biktima. Samantala, hindi pa umano matukoy ang dahilan ng naturang krimen. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kaugnay na balita, serbisyo at tugon para sa mga pangangailangan ng mga Manileño. Yan ang tiniyak ni Manila City Mayor Hany Lacuna at Vice Mayor Yul Servonieto nitong Martes. Bukod dito ay sinagot din ng alkalde ang ilang mga paratang hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Ang kaganapan, iyan ang tunghayan sa aking ulat. Bukod sa pagpapatuloy ng mga proyekto, programa at serbisyo para sa mga Manileño, isa sa mga tinututukan ngayon ni Manila City Mayor Maria Sheila Hany Lacuna ay ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante, PWD, senior citizens at solo parents sa tamang oras. Ang pahayag na ito ay sinambit ng alkalde sa naganap na talakayan sa Makra Balitaan na ginanap sa Harbor View, Malate, Manila nitong Martes. Ilan sa mga tinalakay ay ang mga programa, proyekto at serbisyo tulad ng health desk, bakuna sa mga hayop, kalinga sa Maynila at People's Day na ginaganap dalawang beses sa isang linggo. Sa kabilang dako, sinagot naman ni Lacuna ang mga paratang hinggil sa kaniyang administrasyon na wala umano itong nagawa. Anya, maraming mga obligasyon na kinahaharap ang lungsod, kabilang narito ang pagbabawas ng loan mula sa dating administrasyon na nagkakahalaga ng 17.8 billion pesos. At isang obligasyong ito sa mga naglilimita sa pagpapatupad at pagsusulong ng mas marami at malaking mga aktibidad at serbisyo para sa mga Manileño. Sa kasalukuyan ay nakapagbawas na ng higit sa 2 bilyon at 500 milyong piso ang Maynila sa mga pinagkakautangang bangko. At ayon sa alkalde, isa sa kanilang layunin ay magkaroon ng tiwala ang mga negosyante sa lungsod dahil sa mas mabilis at direktang proseso ng pagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng Go Manila App. Sa pamamagitan nito, hindi na kinakailangang pumunta pa ng personal sa City Hall para lamang makapagbayad. Lahat po yan, ginagawa namin para maging transparent po tayo sa atin pong mga kababayan. Nang sa gayon, mas maingganyo po natin sila na tulungan po tayo makabangon dahil alam naman po nila na napakalaki po ng obligasyon natin at gusto natin matugunan natin yung ating obligasyon sa mga hiniraman natin. Nang sa gayon, kung kinakailangan pa natin, hopefully not, na humiram ulit, hindi po tayo mahihirapan. Ipinaliwanag niya na ang loan na ito ay nagamit sa sabay-sabay na pagpapatayo ng mga infrastruktura at iba pang mga proyekto kung saan hindi umano ito nakayanang tustusan ng pondo ng lungsod kaya't kinakailangang mag-loan. Ang pangyayaring ito rin, anya, ay nangyari noong kasagsaga ng pandemya kaya't nakatuon ang karamihan sa social media. At nang bumalik na sa normal ang pamumuhay, ay hindi na napansin ang mga inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng alkalde na patuloy na itataguyod ng lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila ang mga nasimulang inisyatibo nito alang-alang sa kapakanan ng mga taga-Maynila. Sa panig naman ng vice-alkalde na si Yul Servonieto, ibinida nito ang digitization kung saan nakasalansan sa website ng lungsod ang lahat ng mga ordinansa at resolusyong kanilang inihain at naipasa. Tuloy-tuloy din anya ang mga programang pang-grassroot tulad ng medical mission. Ang sinumpa namin ay hindi yung sa pang-sarili namin na kapakanan, kung hindi yung ano ba yung magagawa namin na ordinansa at resolusyon sa mga kababayan nating Manileño. Sa pagtatapos, kinumpirma ng alkalde at ng bise na muli silang tatakbo sa kahalintulad na posisyon para sa susunod na halalan.
Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa larong pampalakasan, matapos ang pag-arangkada ng mga pambansang atleta na lumahok sa Paris Summer Olympics 2024 nitong nagdaang 26 ng Hulyo hanggang 11 ng Agosto ay sasabak naman ang Paralympics team para sa Paris Paragames 2024. Magdadala ng watawat ng Pilipinas ay ang para swimmer na si Early Gawilan at para archer na si Agustina Bantilok para sa opening ceremony ng laro. Samantala, pangungunahan ni Bantilok ang kampanya ng 6 na Paralympians sa pamuklat na kompetisyon nito sa Women's Compound ng Archery bukas, ganap na alas 7 ng gabi oras sa Pilipinas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, heavy rainfall warning, itinaas sa ilang bahagi ng bansa. Water level sa La Mesa Dam, binabantayan. Ilang kalsada, isasara para sa 2024 bar exams. PBBM, dinepensahan na walang human rights violation ng operasyon ng PNP sa KOJC. Sheila Go, inaming hindi niya kapatid si dismissed Mayor Alice Go. Pagtakas ng magkakapatid sa bansa, idinetalye sa Senado. DOTR, itinakda na sa Oktubre ang pagpapatupad ng bagong panuntunan sa tollway. Paralympians, Gawilan at Bantilok, flag bearer sa opening ng 2024 Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.